Salamat mga Kamitsu at napili tayo as a Kamitsu Consistent Likers. Kaya ano pa ang hinihintay nyo? Mag-like, share, and subscribe na! Eh mga Kamitsu, so nakita niyo na yung Montero natin, sports na rally art. So ayan po siya. So explain ko sa inyo kung paano ang in-house financing, no? Paano kayo mag-apply. Unang-una, itong video na to, kung napapanood nyo, basahin nyo yung description sa baba. So nandoon po lahat ng information na kakailanganin nyo. Katulad ng FB Messenger ko. So bakit FB Messenger, mga Kamitsu? Para at least pagka may mga kailangan tayong mga dokumento, picturean nyo lang po yung mga requirements na kailangan. So ngayon, lagi nyo tatandaan, unang-unang pag-uusapan natin dyan ay ang requirements. So ano ba ang mga requirements, mga Kamitsu? Ngayon kung isa kang empleyado ng locally, so ang kailangan ko na po kaagad dyan talaga
is 2 valid government ID, company ID, proof of billing, COE with compensation, and 3 months payslip. So, ang dami. Alam ko, sasabihin niyo po yan. Kasi, unang-una, it takes time. Mag-request pa. Kaya minsan, natatagalan. So, ganito ang gagawin natin. Ang kailangan ko lang po is 1 valid government ID at company ID ninyo at si proof of billing. Yun lang. Kahit hindi nakapangalan sa inyo, yun lang muna. Saka application form na isi-send ko sa inyo. So, same din, pagdating sa OFW ka, mag-a-assign ka ng principal mo dahil ikaw ay magiging co-maker kasi wala ka dito sa Pilipinas. So, ang mangyayari niyan, mag-a-assign ka kung sino yung pinagbibigyan nyo ng print remittances. So, monthly nagbibigay kayo. So, kailangan po dyan, ito ang requirements. Unang-una, ang principal, kailangan yung pinagbibigyan nyo ng remittance. Pangalawa, kailangan ko ng ID, proof of billing, at proof of remittance. Kahit yun lang muna. And kayo, as co-maker, passport and contract. So, yun lang muna. So, may mga katanungan yung iba na OFW at SEMA na gusto nilang ipangalan sa kanila. Para nga naman, pagka gagamitin nila kung anumang transaction yan, gusto nila nasa kanilang pangalan. Pwede po mangyari yan kung uuwi kayo. Na, let's say, apply natin ng itong December, uuwi kayo. So, November pa lang, or ngayon, pwede nyo nang i-apply yan. At sasabihan natin yung co-maker ninyo or yung principal nyo na ginawa natin na kayo ang magiging co-maker. Para at least alam nila na pag i-approve nila kayo at kayo ang pipirma rito. So, same din ng mga seaman. Ngayon, nagtataka kayo, mga kamitsu. Baka magulat kayo minsan, nagkakaroon ng additional requirements tulad ng SBA na ipapakonsularation sa US ay sa embassy ninyo o sa kayong bansa. So, bakit may ganon? Unang-una, pag hindi kayo kasal or ang relasyon nyo ay asawa nyo, ay ano nyo po, kapatid nyo, yung co-maker, ang principal nyo, magkapatid kayo, yung hindi talaga related. So, naghahanap ng SBA with consularized. So, expect nyo na yan, may mga ganun bangko. Kapag ka mayroong ganun, ituloy nyo na ho. Kasi unang-una, bihira ho ang nag-a-approve ng ganun. In-approve kayo, kapalit po ng SBA. Pag wala yan, hindi nila i-approve. Kaya, igo nyo na yan, mga kamitsu, dahil swerte na tayo dyan. Na, so, lagi nyo nakakalimutan yan, ha? And then, unang-una, pagka self-employed ka, or may business ka, so, ano ang kailangan ko? Unang-una, kung ikaw ay meron kang business na, let's say, water station, magbigay ka ng tatlong supplier mo, contact name at contact number. Sabihan nyo rin na naglo-loan kayo kasi tatawagan yan, let's say, supplier nyo ng mga bote, mga empty bottles, or yung mga syrup na kung ano, gamot na nilalagay dyan sa tubig, may mga ganyan ang pagkakaalam ko, o yung mga plastic bag na nagsusupply sa inyo. At least, pwede silang tawagan na kliyente nyo ba si sir? Kumukuha ba sa inyo yan? Ganon. Pangalawa, tatlong character reference din ng kliyente nyo naman. Let's say, mayroong isang kampanya dyan. Yung purchasing officer dyan, kontakin ninyo na may tatawag sa kanila para mag-conduct ng verification na kung totoo talagang sila ay kliyente nyo. Kung ilang silang beses sila nagpa-purchase sa inyo, totoo ba nagpa-purchase sa inyo yung ganyang kumpanya, ilang unit dyan. So maganda yan, mga kamitsu. Kung sa school, ganun din. Kausapin nyo yung contact person nyo. At kailangan nyo lang sabihan. Mahirap naman kasi kung bigla na lang tatawag, mag-contact ng ano, iba-iba sasagutin nyo 100%. Kasi syempre nga naman, kung kilala nyo yan, puprotektahan kayo nyan eh. Baka sabihin na, hindi ko kilala kahit kilala kayo. So, kailangan nyo rin sabihan. So, yan mga tip ko sa inyo, mga kamitsu. At isa pa, mga kamitsu. Kung meron kayong credit card na problema at meron ka namang active na credit card pa rin,
pasama ko ng active, yung maganda, wala kang utang. Para at least magkasulungat sila, di ba? Kumbaga, pwede nating pagtatakpan yung canceled card nyo eh. Compare dito sa active card ninyo. So, ibig sabihin, active ka, mapagkakatiwalaan ka pa. Yan, isa yan. Basta lahat, empleyado ka man, virtual assistant ka man, mahalaga dyan ang bank statement or dapat may credit card, mas maganda. So, ganun na lang mga Kamitsu. Sana may natutunan kayo sa video na to. Ngayon, kung kayo naman ay wala pang plano na mag-car loan, mag-subscribe na po kayo mga Kamitsu para at least may kilala kayong ayente na willing tumulong sa inyo. Ito po si Agent Colson under ng Union Motor Corporation Head Office. Totoo po yun. Kami po ang head office. So, mas mainam. Dito naman lahat yan. Pagdating sa approval, dokumento, dito po yan ginaganap. So, ganyan na lang mga Kamitsu. Maraming salamat po sa mga nag-subscribe at mga nanonood sa akin na hindi pa nagsasubscribe. Subscribe na kayo. Para at least naman may kilala na kayo. So, ganyan na lang mga Kamitsu. Gagawa ako ng mga shoutout si Sir Norman, i-release ko yan. Kung maayos na namin ng dokumento, release ko yan tomorrow. Sila, marami pa. Si Miss, shoutout kay Mr. Tamayo. So, Mirage G4 na kulay puti. So, inaayos na namin yan, nakalinya na yan, mga i-release natin. Si Ma'am Hanifer, shoutout sa inyo, sa Ilocos Sur. So, ilalabas din namin yung estrada niya. So, mayroon lang tayong hinihintay at mailalabas natin yan. And of course, si Mr. and Mrs. Musa. So, L300 nyo, ang sabi nyo sa akin is 27 or 28, re-release din nyo dahil gusto nyo nandito yung tatay nyo. So, ready na yan, may unit tayo, nandiyan na. Kaya na lang po ang aking hinihintay. So, ganyan na lang mga Kamitsu, kaya kung bago ka lang, mag-subscribe po kayo. At kung luma, mag-stay. I-like nyo lang itong video na to at i-share. Basahin nyo yung description at nandiyan yung mga information na kakailanganin nyo.